Kung loloobin po ng mahal na Panginoong Hesukristo, this year po ay baka makabili na po ako ng 5G phone. Siyempre, matagal ko na rin pong pinapangarap yan. At siyempre, kung brand ang pag-uusapan, gusto ko po talaga yung talagang brand ko na. Ever since, Samsung. Yes, Samsung, no? At pag 5G, mas magiging mabilis ang connection, no, sa pag-search, at mas magiging maganda ang sound ng ating mga recordings, at mas marami akong pwede, ito po, pwedeng idagdag na mga features sa mga vlogs natin. Yeah? Kaya pag-pray po natin yan. Pero alam po ba ninyo, ang Panginoong Hesukristo, meron po siyang 3Gs. 3Gs. Ay, hindi na siya high-tech. Kasi 5G na tayo, no? Siya 3Gs pa rin. Ibig lang pong sabihin yan, dito po sa 3Gs na ito, umiikot ang persona o ang person ng Panginoong Hesukristo. Ano-ano po yung 3Gs ng mahal na Panginoong Hesukristo? Number one, Jesus is God. So, G number one, He is God. Okay. Number two, Jesus is good. Number two, na G, ay good. Number three, Jesus is great. Kaya nga po, He's the great I am, di po ba? So, yan ang number three na G, great. Okay. So, to sum the person of Jesus in quick words, that would be it, my friends. The three G's of Jesus. Yan po, sinamap natin sa tatlong three na G's ang persona ng Panginoong Jesus. As born again Christians, Jesus is our everything. And He alone is our life. Yes, because Jesus Himself is the life. Iba yung life giver sa mismong the life with the definite article na nakaakibat dito. Siya mismo ang buhay. Pansinin nyo, in Him was life. And the life was the light of men. Ibig sabihin, pag wala yung buhay na yan, walang liwanag ang buong sangkatauhan. Jesus is the light of the world. Di ba sinabi niya, I am the light of the world. Kung sino ang lalakad at susunod sa akin ay hinding-hindi kailanman maglalakad sa kadiliman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. The three G's of Jesus are very vital to us as believers. Why? Because here, we can take a look at its deeper sense and deeper meaning on how these truths about Jesus creates a big impact in our Christian walk daily. Okay, so umpisan na po natin. Ito po yung tatlong G ng Panginoong Hesukristo. Nabigay ko na po yung buod kanina. Ano yung unang G? Jesus is God. So that makes our number one point, Jesus is God. As the Bible clearly teaches, Jesus is the second person of the Trinity. Became a human being and visited our planet Earth, which He Himself created in order to die for our sins, to redeem us from sin. Yan ang pinaka-purpose niya talaga, ang bumaba sa planet Earth at mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ang good news, it is already finished and Jesus is now in heaven and He is always taking good care of us and protecting us from all harm. Mababasa po natin
He is God. Genesis 1:26, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At sa John 1:1 naman, 3 and 14, nakalagay doon, sa pasimula pa ay ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Tatalon tayo sa 14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Amen? Amen. So, ang lesson po natin dito, Jesus is God and all powerful. Therefore, we can surrender everything to Him because Jesus is totally in control. Pwede nating i-surrender lahat kay Jesus. Problema mo? Alam mo po ba, hindi pa nagiging problema, may solusyon na si Lord. Wala ka pong problema, alam ni Lord kung kailan ka magkakaproblema. At ito pong good news, may solusyon na ang Panginoong Jesucristo dyan. Thank you, Jesus. Number two, Jesus is good. Ayan ang point number two. Second G, Jesus is good. He is God, but He is good. Amen? He is a good God. Number two again, Jesus is good. Opo mga kaibigan, Jesus is truly good indeed. Always talk to Him. Lagi mo siyang kakausapin and tell Him all your worries as you would to your best friend. May best friend ka ba? May mga barkada ka ba? Bago ka tumakbo sa kanila, tumakbo ka muna sa pinaka concern na tao sa iyo. Tandaan mo, naging tao siya maski Diyos siya. Ang pangalan niya, Jesucristo. Jesus Christ. Okay? He is very concerned sa iyo. Bago mo lapitan ang mga barkada mo, bago mo lapitan ang mga kaibigan mo na may chance na maging kaaway mo one day, alam nyo kahapon or nung other day, nakakita ko ng post, nakalagay doon, ang kaibigan mo o ang best friend mo ngayon ay pwede mo maging kaaway bukas. So, ang sabi doon, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo sa kanya ng mga sekreto mo. Dahil kapag ka nagkagalit kayo, tiyak ibubulalas niyan. Pero si Jesus Christ, mapagkakatiwalaan natin yan. Okay? Why? Jesus is our best friend. You can open all your issues to Him. May mga issues ka ba sa buhay mo? Alam po nyo, iba yung problema sa issues. Pag sinabing issues, ito yung mga bagay na talagang pinipili mo lang yung mga tao na pinagsasabihan mo ng problema mo. There are some issues sa buhay natin na maski sa mga magulang natin, sa mga anak natin, hindi natin masabi, sa mga asawa natin, hindi natin masabi. Pero kay Jesus, lahat ng issues mo sa buhay, pwede mong sabihin. Why? Because He is the one who really concerned about your welfare. Concerned siya sa welfare mo, sa kabubuti mo. Why? Because He is our beloved Creator. Since He is the one who created us, alam niya yung mga genes natin. Alam niya kung paano ka nai-stress, kung paano tumataas ang blood pressure mo pag nakakarinig ka ng bad news, you know. Alam ng Panginoong Jesus yan. Go to Him. Nandiyan na ang solusyon, ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Lesson. Ano makikita nating lesson sa pagiging good ng Panginoong Jesus? Ito ang lesson. Since Jesus is good, He only wants the best for us. Why? Para ito sa atin din naman pong ikabubuti. Dahil mahal po niya tayo. Okay? He only wants the best for us, for our own good. At ang pinakahuling G sa 3 G's na ito ay ang Jesus is great. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan yan. Jesus is great. Alam po ba ninyong dinidesire ko pong kumanta ng greatness si Jesus? Huwag na lang po dahil nasa YouTube po tayo. You know what I mean? Baka makapiright claim tayo. Anyway, Jesus is great. At pagkatapos nyong manood dito o makinig dito, patapos nyong mapanood to, di umawit kayo sa Kanya. Di ba? So number 3, awit din ako mamaya sa Kanya. Sa akin na lang po. Hindi na po recorded. Number 3, Jesus is great. This is the majestic truth about Jesus. He is all powerful and all knowing. He knows everything and sustains everything under His power.
As God Almighty, Jesus is the great I am and the Alpha and the Omega. Okay? Sabi niya, sino bang hinahanap ninyo? Sabi ng mga huhuli sa kanya, si Jesus na taga Nazaret. Sumagot ang Panginoon, I am. Kanya. Pagkatapos, natumba yung mga huhuli. Diba? Dalawang beses yon. Sino uli ang hinahanap ninyo? Si Jesus ng Nazaret. Sinabi ko na sa inyo, ako nga, I am. Sabi niya. Bigla silang natumba. You know what? That was the voice of God. Kaya natumba sila. The very same voice na nagsalita doon sa mga huhuli sa Panginoong Jesus, boses niya yon, yun din na nagsabi kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Sino ka? Kani Moises. Ako nga. Kani ng Panginoong Jesus kay Moises. Siya rin yun. I am. That's it. Diba? So, very powerful. Grabe. Talagang mapapabow down tayo sa majesty ng Panginoong Jesus. Okay? But, ito po ang maganda. He is our brother. Dahil tayo ay naging mga anak na ng Diyos Ama dahil sa ginawa niya sa cross. Palakpakan natin. Ano ang lesson naman natin dito sa pagiging great ng Panginoong Jesucristo? Lesson, since Jesus is powerful and great, we can rest assured that He is the only one who can solve whatever problems or situations we are into. Ano ba mga problema mo ngayon? Ano ba mga situations mo ngayon? Or, mas matindi, ano ba ang mga issues mo sa buhay na kahit sa asawa mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, hindi mo masabi-sabi? Turn to Jesus. Turn to Him. Ito ang challenge ngayon sa atin. Ito ang challenge ko para sa inyo. Okay? Do not worry. Leave everything in the loving hands of Jesus. Kaya niyo ba itong gawin? Ito na yung pinaka-challenge. Live a worry-free life today. Ibig sabihin, maski alam mo may problema ka, ako nga po, tinawagan na naman ako ng mga salupa kanina. Pero sabi ko, ay hindi. Ah, hindi ko papayagan ang stress. Kasi magulo po silang kausap sa ito. I won't allow anything. I will just focus on the love of Jesus. Jesus alone is enough para masabi kong, hey, hindi masisira ang araw ko. Jesus alone is enough para masabi kong, hey, magiging masaya ako. Ayaw ko ng problema. Gusto ko happy lang. Bawal ang sad, happy lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. Huwag kalilimutan, i-share mo ang The 3 G's of Jesus. Ito po ay napaka-importante because we are talking the person of the God of Gods, the Lord Jesus Christ. At yan po ang pinakamahalagang pwede maging laman ng inyong mga social media accounts, no? Ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat pag may nakakita niyan na talagang down sa buhay at nakita niyan, bigla siyang magkakaroon ng kalakasan. Kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundo o maging ng salapi o maging ng anumang bagay na naririto, mga bagay na lumilipas, sapagkat ang tanging magbabibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan na katotohanan ay ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, and as always, Jesus truly loves us all. Thank you.